Ang zero product property, ito yung isa sa mga properties sa algebra na kung saan ginagamit natin to sa pag-solve ng values ng x kapag yung mga expressions mo made out of factors or several factors of a quadratic or a cubic or any polynomials. So, zero product property by definition is using factoring techniques and solving in equations. So, yung zero product property, minsan madaling gamitin, minsan kailangan mo ng iba pang steps bago mo magamit yung zero product property. At yung zero product property, tinatawag siyang ZPP. So, every time na magsosolve ako ng isang equations, sa equation na gagamitan ng zero product property, I always say ZPP do sa mga estudyante ko. So, yung mga examples ito, gagamitan natin siya ng ZPP sa pag-solve ng x. So, dito, meron tayong dalawang factors. Meron tayong 3x at saka x plus 1. So, since yung dalawang factors niya is equal to 0 at kailangan natin isolve yung x, using ZPP, kailangan mo lang gawin is equate yung first factor at yung second factor into 0 and then proceed to solving for x. So, meron akong 3x equals 0 by having x by itself. Divide ko yung 3 on both sides. So, 0 divided by 3 is equal to 0. So, yung first value ko ng x dun sa equation will be x equals 0. At yung second value ng x ko dun sa equation will be x equals negative 1 using ZPP. So, ganyan yung paggamit ng ZPP sa pag-solve ng x value ng isang equation. So, ito namang pangalawang equation ko na to, meron ulit akong dalawang factors, x at saka 2x minus 1. When you split it into 2, so that meron kang isang factor na x at yung isang mo 2x minus 1, equated to 0 using ZPP, yung una mong value ng x is x equals 0 at yung second value mo ng x is equal to 1/2. So, yan yung dalawang values ng x mo. So, ang alam mo na itong equation number 2 na to, isang quadratic equation kasi dalawa yung values ng x mo at ang highest exponent niya is 2, tulad rin nung number 1. At yung pangatlo naman, I have two factors. I have x plus 5 at saka 3x plus 7 equal to 0. At kailangan ko ulit siyang gamitan ng ZPP para makuha ko yung value ng x. So, yung first factor ko is x plus 5. Yung second factor ko is 3x plus 7 equated to 0. So, yung first value mo ng x is equal to negative 5. At yung second value mo ng x is equal to negative 7 over 3 by solving for x. Minsan, kailangan mo lang gamitan ng ZPP agad-agad yung isang equation para makuha mo yung value ng x. Minsan naman, kailangan mong mag-factor muna bago mo gamitan ng ZPP ang isang equation. At yun yung mga examples ko dito sa susunod na slide. Tinatawag ko siyang case 2 ZPP kasi hindi mo kailangan gamitan agad-agad ng ZPP. Kailangan mag-factoring ka muna bago ka mag-solve for x. So, meron ako ditong 5x squared plus 10x equals 0. Since alam ko na pwede ko siyang i-factor out using GCF, ang common factor ko dito is 5 and x. Kapag kanilabas ko siya, may matitira kong x plus 2. Makikita nyo na meron kang ngayon dalawang factors na pwede mong gamitan ng ZPP. So, meron kang 5x is equal to 0 at meron kang x plus 2 is equal to 0. And since nagsosolve ka ng x, solve mo yung x nito by dividing both sides by 5. X is equal to 0 para sa isa mong factor at yung isa naman is x equals negative 2. So, yan yung values ng x mo dito sa equation na 5x squared plus 10x equal to 0. Yung case 2 pa rin, number 2 naman, meron akong quadratic equation din. Parehas silang quadratic equation, pero ito, complete set. Kasi meron kang first term, middle term, and meron kang constant term. So, by factoring method, pwede kong factor out si quadratic equation kasi yung last term ko na 12 at yung middle term ko na 7, pagka kumuha ko ng factor na 3 and 4, at pag in-add ko siya is equal to 7. So, ito yung perfect match ko na factor para sa quadratic equation. So, meron akong x plus 3 times x plus 4 na gagamitan ko ng ZPP. So, ang challenging part lang dito is yung pag-factor ng quadratic equation. Pero once na-factor out mo na yung quadratic equation, madali na yung paggamit ng ZPP. Kasi, meron kang x plus 3 is equal to 0 at meron kang x plus 4 is equal to 0. Solving for x, meron kang x equals negative 3 and x equals negative 4. So, yan yung second case ko na kailangan mag-factor ka muna bago mo gamitin yung ZPP. At ito yung iba pang mga itsura ng equations na pwede mong gamitan ng ZPP. At uulitin ko, magagamit mo lang yung ZPP kapag factorable yung equation mo.
So meron akong number 3h squared plus 10h equals negative 21. And since pwede mo lang gamitin yung ZPP kapag ka equal to 0 yung equation, so kailangan mong tanggalin si negative 21 dito at equate siya sa 0. And to do that, you just have to add 21 on both sides. So yung equation mo ngayon is h squared plus 10h plus 21 equals 0 na alam mong factorable. So yung 21 ko na last term, may mga factors yan. Meron kang 7 times 3 or 21 times 1. Pero syempre, 3 and 7 yung factors mo na pag in-add mo, it will be equal to 10. So yung factor mo para sa quadratic equation na to is x plus 7 and x plus 3. Ngayong napaghiwalay mo na siya, pwede mo na siyang gamitan ng ZPP using case number 2 ulit. So yung values mo ng x's will be x equals negative 7 and x equals negative 3. At yung number 4 naman, hindi mo siya gagamitan itong method na to kasi quadratic term lang yung given at saka yung constant term. So yung GCF mo ngayon is 5, and then pull out the 5 dun sa expression mo, kaya meron kang 5 parenthesis m squared minus 9 equal to 0. Since meron ka din dalawang factor, pwede mo siyang i-factor out using or solve using ZPP. So 5 is equal to 0, at yung isa naman is m squared equals 9, or m squared minus 9 equals 0. Solving for m, you have m squared equals 9. Ngayon, dapat alam nyo na para matanggal natin yung exponent na 2, kailangan mo i-square root yung both sides kasi yun yung rule ng algebra. So m is equal to plus or minus 3.